Ang ating pong tema sa umaga pong ito sa buong buwan ng February is just already a message. If you are going to look at it, you will see there the word deep, passion, and compassion. 3 points. Tulungan ako dito ng mga English major. Tama ba ako na ang tatlong ito ay adjective? Deep, passion, compassion. Tama po ba ako sa English major? Inulang. Deep, malalim. Okay, passion. Ang ibig sabihin ng passion ay ito, kung tawagin, simbuyo ng damdamin. Ano pa ang word na ginagamit ito? Kahalingan? O pagkahaling? Yan ang passion. At ang compassion ay pagkaawa, pagkahabag. Tama po ba ako na ito ay puro adjective? Yata tayo mga English major dito. Tama lang. Ayan. Kinasabi po na English major. So here's the message already. At dito po sa ating binasa, ay kukunin po natin dito yung salita na ang ibig sabihin ay passion is a feeling of intense enthusiasm toward or compelling desire for someone or something. Kaya passion can range from eager interest in or admiration for an idea or cause. Kaya nga po tawagin na enthusiastic enjoyment of an interest or activity. Kaya nga po sa salitang passion sa aking wikang Tagalog, sa Google Tagalog, tawagin na, Google Tagalog, kahalingan, pagkahaling, simbuyo ng damdamin. Pero sa atin po ay ang salitang pag-ibig. Passion. Deep passion for compassion. So yun na po ang ating mensahe ngayong umaga. At ating hihimayin po dito po sa ating binasa. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils. So here is John. At kung kikilala mo, sino itong John na ito? Okay. From verse 54, and when his disciples James and John. So ito po ay magkapatid, si James at saka si John. At kung inyo pong papansinin, itong magkapatid na ito ay anak ni Zebedeo. Tatlo po ang pahayag sa salitang James na meron tayo sa mga kasulatan. James, the brother of the Lord Jesus Christ. At isang James na kung tawagin ay Tadeus. Yeah. Pero ito pong narito na si James and John, ito po'y parehong anak ni Zebedee. Yeah. So kunin po natin dito sa mga characters na meron tayo ngayong umaga at kunin natin yung passion, compassion, at saka yung deep passion. Okay. Sino po ang nagsabi ng ganito? Bakit hindi sila sumusunod sa amin? Pero sila naman ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Si John. And then later on, in verse 54 naman, na binanggit dito sa pamagitan ni James. Pero halos sabay sila eh. Saw this and they said, Lord, sabi niya, Panginoon, will thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? So we can Tagalog, Tagalog Bible. At nang makita ito ng alagad niyang si Santiago at si Juan, yung magkapatid, James and John, ay nagsabi, Panginoon, ibig mo kang magpapaba tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? So, naroon po ang D,
passion and compassion. Kaya lang, sa isang banda eh, hindi maganda. No. Pinasimulan po kasi ni John, sabi ni John, eto, nagpapalayas, Master, eto, nagpapalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Kaya lang, hindi siya sumusunod sa atin. Anong sagot ng Panginoon Jesus sa verse 15? And Jesus said unto him, forbid him not. For he that is not against us is for us. Ganun pa man, hindi tumalab kay James and John. Kaya sa verse 54, naroon pa rin. Kunin naman natin in a positive way kung ano ang ibig sabihin po ng deep passion and compassion. At tayo po ay mapagpala sa katotohanan na meron tayo. Okay, so kunin natin po yung katotohanan. When James and John heard the news, pagkat kung lalagay po natin mismo dun sa bahagi, di naman kailan sa inyo kung kayo po ay patuloy na nagpapalaga. Ito pong mga Samaritano, bakit ba napasama dito sa Samaritano? Kasi nga po, nakapokus ang Panginoon Jesus Cristo going to Jerusalem. Pero mayroong dadaanan na very shortcut at ito ay Samaria. At kapag tinating Samaria, ito kung tawagin sa kanilang kapanahunan ay mga Hintil. Na ang mga Hintil ay walang bahagi, specifically mga Samaritans, sa mga Udyo. Kumbaga, magkatunggali, magkaibang kamalayan at kaisipan. Mga magkakontra, kumbaga ilalagay natin. Kaya very rare yung nabanggit sa Bible na the good Samaritan. No? Yun yung rare at recommended by the Lord Jesus Christ, yung the good Samaritan. Kasi nga po, hindi may magandang ugnayan yan. Pero this time, nang dadaan po sila doon, gaya ng ugali ng mga Samaritano, Samaritana, sa kanilang panahonan, hindi tinanggap ang Panginoon Jesus. Kaya nga, mula sa labi ni James at ni John, Lord, will thou that we command fire to come down? Ang ibig sabihin, yung apoy sa kapanahon ng tulad ni Elijah ang pumugnaw sa mga taong ito. Napakalalim, ano? Napakalalim sa kanilang kaisipan. Kaya nga nung tugon ng Panginoon sa Kristo sa verse 55, but he turned and rebuked them. Nirebuke sila ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, bago yan, punta muna natin doon sa mas naunang pangyayari. At ikukwento na lang, ano po? Di ba, ito rin si James at si John ang ipinamanhik ng kanyang nanay na maupo sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon Jesus sa kariyan? The same person. At kung ating pag-usapan, sino ba yung nanay na yon? Ayan, sa ilang mga pagsasaliksik ay nabanggit sa ilang mga ay si Salomit daw po yun. Na kung nalagay, ay medyo mayroong relation o kin kay Mary. Ayan. Na kung saan, medyo malapit. Ayan. At dito nga sa pagkakataon, inilapit ng nanay na yung kanyang mga anak dalawa ay mapa sa kanan at kaliwa ng kariyan. Pero sinabi ng Panginoon din, at tinugon siya, wala sa kanya ang maggawan nito. Ha? So, somewhat rejected. So, this time naman, narito ang deep passion and compassion ng itong dalawang ito. May kaugnayan sa parabang, Panginoon, hindi sila sumasama sa atin. Then, itong pangalawa, Panginoon, pababay natin ang apoy. Ngunit ang sabi ng Panginoon, the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. So, what we can see and learn when it comes to deep passion and compassion ay hindi natin mayalis, it should be deep passion and compassion for the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ manifested here the real compassion. Okay? And deep passion na kung saan yung kung tawagin ang Panginoong Jesus mismo
sa sinasabi ng iba, sige, marami kang mga sinasabi. As if okay yan, sinasabi mo. Pero hindi yan ang dapat. Kaya, sinasabi ni James, ni John, sipin ninyo, parang iniisip ni dalawa, pahuli yun sa Panginoon. Na, Panginoon, papabayin na natin ang apoy. Kasi itong mga Samaritano ito, sobra naman eh. Dadaan lang tayo eh. Ayaw tayong tanggapin. Papabayin na yung apoy na yan. So, naroon ang tinatawag na tila ba pabor sa Panginoong Susyon, ano? Pero hindi. Hindi pabor ang Panginoong Susyon sa kanilang sinasabi. Kung di ba na pa, ipinapahayag ng ating Panginoong Sus ng layon ng anak ng Diyos. Na term ginamit dito, the Son of Man, anak ng tao. It refers to the Lord Jesus Christ because He is, by capitalized, S-O-N, Son. Okay? Most of the time, mention ay Son of Man, Son of God. Pagka capitalized, it refers to the Lord Jesus Christ. So here is the Lord Jesus Christ. Na ang kanyang layon ay hindi magwasak ng buhay ng tao. Yeah. In contrast to that, sino ba talaga ang may layon ang pagwasak ng buhay ng tao? We know, the Lord Jesus Christ, hindi kailanman yan ni layon. Pero sino ang laging merong layon na wasakin ang buhay ng tao? Yes, the devil. Ngunit, nakakalungkot, minsan, mano na pala tayo ginagamit? Sa pamagitan ng mga salita o pamuhusan. Naalala ninyo? Si Peter? Peter also was included in the inner disciple. At pag sinabing inner disciple, tatlo po yun na laging naririnig ninyo. Sino-sino sila? Si Peter, si James, and John. Yan po yung near sa ating Panginoon Kristo. At tawag po sa kanila, ano? The inner disciples. Minsan pa si Peter nakarinig mula sa labi ng Panginoong Jesus na napakaganda na intention din ni Peter. Ano intention Peter? I-depend ang Panginoong Jesus Kristo physically. Pagkat kay Peter namumutawi yung salita, dadaan sila sa aking bakay. Somewhat like that. Pero minsan pa, ito si Peter, one of the inner disciple, katulad po ni James and John, nakarinig sa ating Panginoon sa Kristo na hindi magandang katagat. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Get thee behind me, Satan. Kasi po, iba ang pinag-iisip. No? Bagaman maganda ang layon, by the way, bilang mga mananampalataya, hindi ho sapat ang magandang layon. Tandaan niyo po yan. Hindi masama ang maglayon maganda, ngunit mas maganda ay ang maganap, ang magandang layon ng Diyos. Ang tao po ay maaaring may magandang layunin, ngunit may masamang kaparanan. Rejected by God. Pero sa tingin niya, okay yun. Guys like this man, James and John. Maganda na katangan eh. Sunugin na yan, poglawin na yan. Ano? At pati yung mga tinatawag na nagpapalaya sa masamang espiritu, na hindi sumasama. Panginoon, sino ba yan? Pati sumasama yan. So mayroon silang maling pag-iisip. Na yung pag-iisip na yan ay meron tinatawag na pag-rebuke mula sa Panginoong Jesus. Pagkat ang Panginoong Jesus ay hindi na parito para sumira ng buhay. Kundi man na pa, ang buhay ng tao ay maligtas. Kaya ating i-apply po ang deep passion and compassion. Tulad ng passion, compassion na talagang malalim na may kaugnayan sa ipinapahayag ng Panginoon Jesus. So, meron another illustration tayo, at hindi na tayo lalayo, ay from the biblical accounts. Ang ibig sabihin, right here in our Bible. Ano po ang sinasabi ng compassion na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesus Kristo? Tingnan po natin. Hindi kaila sa inyo kung kayo laging nakapagbabasa, especially update sa pagbabasa ng Bible. There is an instances na kung saan ang Panginoon Kristo ay nabagbag ang puso at kalooban. Ano ibig sabihin ng pagkabagbag ng puso at kalooban? Doon po binanggit ang salitang the passion of Christ.
of the compassion of the Lord Jesus Christ. Na makita ng Panginoong Kristo ang mga tao. Ang sabi ng Bible, nagdalang habag siya. Another instance, ng ating Panginoong Kristo ay nagpapasa ng krus. Ang tingin ng tao sa ating Panginoong Kristo, kahabag-habag, kawawa. Right? Exactly. At sabi nga, may mga babae na nanambitan. Ibig sabihin, tumatangis, sumiyak. Ngunit ano ang narinig nila mula sa labi ng Panginoong Jesus? Muli, ang kataga, sinabi ng Lord, huwag ako ang inyong tangisan. Ano sabi ng Panginoon? Bakit hindi siya dapat tangisan? Eh, sa kanyang anyo na kalalagayan, na taganas ng dugo, na dumadaloy sa kanyang katawan. At pagod at hirap, nakitang-kita ng mga kababayan na talaga nagdalangabag ang mga kababayan. Pero sabi ng Panginoon, huwag ako ang inyong tangisan, kundi ang ano? Ang inyong anak at ang susunod na lahi. It's about soul, kaluluwa. Pagkat ang layo ng Panginoong Kristo ay ang kaluluwa ng tao ay madala sa kaharian. At huwag mapahamak nang alam natin, ang layong lagi ng Diablo ay sirain ang buhay ng tao. At ang buhay ng tao, hindi lamang sinasabing sirain ay yung may kaugnayan sa physical aspect, kundi yung mismong pamumuhay ng tao. Nakita ninyo, laganap po ngayon ang mga bagay na di ka nais-nais na nagaganap. Okay? Aside from globally, sa buhay ng tao, pagkat ang layo ng Diablo, sirain! Kaya kita na ninyo, alin ang pinakamarami ngayon na attendance? Sa church o sa sabungan? Sa beach? Sa mall? Kaya nga ginawa doon nung iba, nag-isip. Sabi na, since na mall ang pinupuntaan, doon tayo mag-worship service. Naalala ninyo? Anong sinihan ang unang binuksan para sa mga worship service? As para sa ino, eh, itong nanay ko sa Magallanes. Yung sinihan doon. Ginawa nilang worship place. At sinisikap ng ilan nating mga bride sa Magallanes. Sabi nila, sayang naman yung mga building na yan. Gamitin natin. Kaya ngayon po, yun pa nga ang ginagamit nila. Ayun na doon sa tinatawag na may bahagi ng Pasay. Yung pinagtitipunan ng malaking pagtitipon at mayroong katagang, ano ba yun? Sambahang Kristiyano. They try to use it for God and His glory. No? Kaya, most of the time, sabi nila, para mas maramarami mag-gather. Pero ganun pa man, ang pinakamarami pa pa rin attendance ay hindi ang sa Christian, kundi sa mundo. Salamat na lang, pagkatotoo naman talaga ang Bible, hindi naman ang Panginoon naghahanap ng mga hindi dapat hanapin. Bakit? According to John chapter 4, verse 23 and 24, ano nakalagay doon? John chapter 4, verse 23 and 24, inahanap ng Ama ang mga mananampa sa Kanya. Okay, eh sino ba yung mga mananampa inahanap ng Panginoon? Yung mananampa sa Diyos-Diyosan, hindi inahanap ng Panginoon yan. Sino inaharap ng Panginoon? Ayon sa John chapter 4, verse 23 and 24, ang Panginoon ay naghahanap ng mga mananamba at sa Kanya, at ang mga yung mananamba sa Kanya, pagkat ang Diyos sa Espiritu, ang inahanap ng Diyos na mananamba sa Kanya ay sasamba saan? Sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung mga hindi sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, hindi inahanap ng kamayan. Ang sabi nga ng Bible, pinababayaan sila. Kaya, kung ano ang buhay meron sila, yun ang buhay nila. At hindi kailanman sila sasamba pagkat wala sila pagkakilala sa Diyos, na Espiritu at katotohanan. So, let us see some principle that we can see here about deep passion and compassion, and also in our character, in our study this morning, ay may kaugnayan sa kay James, kay John. Ano po ang makikita natin na seal? You know, there's a difference between earthly seal and godly passion. Let me make it some differences. No? Seal often has its own focus on self-gain. Seal. Letter C. Hindi yung S. Ha?
Okay. Often as in focus of subgame. Kaya pagka mayroon siyang seal, ibig sabihin, meron siyang makasariling kapasyahan na para bang maganda, pero self-motivated seal, kaya wala pa rin. May seal siya, kaya lang self. Kaya meron pong tawagin tayo po, gawang mabuti ay hindi masama. Pero gawang mabuti, motivated by self, is not really, really good. Bakit? Ay mabuti naman. There is another good, and it should be motivated by divine good. And that is the good that need to be said good. Diba? Okay, by illustration. Kasi yung mga earthly sin. Yung tinatawag na ang rich young ruler di kaila sa inyo ay lumapit sa Panginoon. Anong kanyang hangarin? Tulad ng hangarin na siya ay maka-absuelto. Ano yung sabihin? Magtamo ng buhay na walang hanggan. Okay, sa kanyang seal, lumapit sa Panginoon. At ang sabi, paano? Okay, sinabi ng Panginoon, ang story, if you read that particular passages, okay, mula pagkabata, ginawa niya na yung sinabi. Na ano, huwag kang papatay, huwag nanakaw, everything, and so on, and so on. Pero ang sabi ng Panginoon, banting. Isang bagay ang ulap. At yun ang pinakamahirap na gawin at hindi nagawa ng rich young ruler. Pero ang kanyang lapit, ang ganda. May paglalayon. Pero yung paglalayon yon ay tila ba parang binuhusan ng tubig. Pagkat ang marinig nung rich young ruler, one thing. Okay? Iyong i-dispose yung iyong wealth at sumunod ka sa akin. And you know what happened? Hindi kaya. Mas malaga yung wealth. No? Mas malaga yung wealth is susunod sa Panginoon. And you know, yan yung earthly sin. Sa ating panahon, di pa marami ngayon, hindi makasimba kasi baka mawala yung bahay. O nga naman, sayang yung bahay. Hindi makasimba. Ayan. Ayan. Huwag mamasamahin ang mga mahilig sa pet. Eh? I'm not against that. Pero kung yan mag-ingat lang para makapaglikod sa Diyos, itapin mo na yan. Diba? Kasi nag-ingat lang, pati pets. Ay, pamilihira, pati pets, mag-ingat lang para kayo makapaglikod sa Diyos. Eh, pet nga lang yan eh. Diba? So, marami pang bagay na mga earthly seal. No? Pero, not accepted before God. Pagkat ang Diyos po, kaya na natin laging narinig sa lahat ng mga mangaral, ang Panginoon ay nakatingin sa puso. Hindi sa panlabas na anyo. Okay. So, get excited. Nothing wrong with that. But seal apart from knowledge can be damning. No? Seal without wisdom is dangerous. Seal mixed with insensitivity is often cruel. Yeah. So, dapat yung seal ay in submission na hindi earthly. There's an illustration here na si King Jehu. Meron siya pong seal. No? Known sa kanyang tinatawag na pagiging reputation sa pangangabayo. At sabi nga dito sa 2 Kings chapter 9, siya yung kung tawagin ay madman. No? Talagang matindi sa kanyang pangangabayo. Pero nga po, earthly seal. So, hindi ho maganda. Pagkat hindi naman yun ang kailangan. Kung baga tayo po, kani-kanya, meron mga earthly seal na akala nyo okay na. Pero muli po, aking laging bibigkasin, it should be more than that. It should be godly. Mayroong makadiyos. Kaya pag sinabing passion, it should be comes from the heart.
passion focus upon God and giving glory to God. Yan po yung passion. Ano sa wikang Tagalog, hindi man magandang term, kahalingan para sa Panginoon. Alam niyo sa Bible, sino po ang nasabihan na ikaw ang nahaling? Di ba isa yan doon sa mga tinatawag na walang pagkakilala sa Panginoon? Pero si Apostle Paul po ay nakarinig din ng kataga na, na ikaw ay nasisiraan na ng ulo. Bakit si Apostle Paul nakarinig naman na tila ba siya nasisiraan ng ulo? Kasi ang kanyang layon, kahit nga si Agrippa, ay maging Kristiyano. Kaya narinig niya yung salitang tila ay nasisiraan na ng ulo. Yun po yung sabi ng kahalingan. Dahil lang sa Panginoon. No? Yun yung passion that comes from the heart. Passion focus upon God and giving glory to God. And even Apostle James moved from worldly zeal to godly passion. James received his passion from being with the Lord Jesus Christ. Kaya salamat na lang. Katulad din ni Peter, si James. Diba si Peter dati, talagang ang tapang-tapang niya in a physical aspect para sa Panginoong Jesus. Kaya naman, nung tumilaok ng manok, na nagbadya at nagpaalala sa kanya, pagkat ang Panginoong Jesus ay nangusap sa kanya, hindi titilaok ang manok hanggat hindi mo ko ipinagkakaila. Kaya nga ng ating speaker kanina umaga, not only once, not only twice, but thrice. Ipinagkaila ni Peter ang Panginoon Jesus. But after ng mga kaganapan later on, sino si Peter? Ayan, by God's grace, Peter become one of the bold preacher of the Word of God. Why? Kasi may biyaya ang Diyos na mula sa kanyang worldly zeal, no? Ay napalitan na kung tawagin nga po ay godly passion. Okay, James was with Jesus when Jesus raised the daughter of Jairus from the dead. That's James. Also, Peter. Also, John was with Jesus on the Mount of Transfiguration. Nandun talaga sila, no? James was with Jesus in the Garden of Gethsemane. Ito yung mga instances po na itong mga inner disciples, including Peter, James, and John. So they had that passion. Kahalingan na laging kasama ang Panginoon. Kaya naman sila din ang mayroong mga narinig sa Panginoong Jesus na mga hindi magandang kataga. Ngayon, tatanungin natin ating sarili, gusto niyo bang makarinig sa Panginoon lang ng magagandang kataga mula sa kanyang salita? Sometimes we need review. Just like James, Peter, and John. Kaya ayaw na ayaw nyo kayo marireview, tama? Pero yung lang kailangan natin. Yung marireview tayo para tayo makapabalik loob doon sa tinatahak na marapat nating tahakin bilang Kristiyano. Kasi yun nga, minsan, baka hindi mo na kinikilala Kristiyano pa na. O ikaw ay isa pa rin kung tawagin ay makasang libutan. Tanda natin, John chapter 17, ipinalangin ng Panginoon sa Kristo na ang mananampalataya, bagaman nasa salibutan, ay hindi na taga salibutan, kundi na nanatili lamang pansamantala at ipinalangin ng Panginoon maingatan. Okay? Kaya yung prayer ng ating Panginoon sa John chapter 17, the whole chapter, no, ay panalangin ng Panginoon Jesus para sa iyo at para sa akin. No? Kayo at ako'y nasa salibutan, pero hindi kayo dapat mapuhay bilang mga salibutan, kundi kayo'y maiba. Kaya tandaan ninyo, ngayon pa lang, itrato nyo ang inyong sarili na iba talaga kayo. Ay, kaya lang, hindi mo may trato. Magaya ka rin ng may naninigan nyo, naninigan na mo rin, susugal ka, at susugal din sila, pareho lang. Wala nga naman pagkakaiba. Ay, anong difference nga naman? Samantalang, ikaw ay iba. Pagkat ikaw ay mananampalataya, dinanan ng banal na Espiritu, ang Espiritu na sa iyo, at ang iyong pamumuhay ay iba. Kaya lang nakataka pa rin. No? At nagagawa mo pa rin
yung hindi marapat gawin. Biblical passion is the work of the Holy Spirit. Gawa po ng Banal Espiritu ang biblical passion. Yeah. Hindi yung worldly sin ng mundo. Kaya lang may pagkakaiba at napakalaking pagkakaiba. Kaya lang minsan, hindi mo binibigyan ng pansin. Passion is a gift of God. Without passion, you quickly lose your first love and become like Christian in the Corinthians. Okay, ano ba meron sa Corinthian Church? Yan. Alam nyo, hindi maganda ang portrayal sa church at Corinth. Okay, naroon ang carnality. Naroon ang mga worldly. Sana hindi naman tayo, kundi tayo ay maiba. Without passion, reaching people with the good news of the gospel is no longer a top priority. Kabagandahin ng Diyos. Kapag hindi po top priority ang reaching people with the good news of God. Why we exist in the church? We exist because God allow us to live in this world not to be worldly or carnal, but to be holy, reaching those worldly people. Kaya nga ito yung church na binili ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So without passion, reaching people with the good news of the gospel is no longer a top priority. Kabagan tayo ng Diyos pag hindi po yan ang top priority. Without passion, you have the right words and formalities but have no power to make an impact for Jesus Christ. Kung walang passion, kahalingan sa paglilingkod, kahalingan sa pagtanima sa Panginoon. Kung wala po tayo niyan, maaaring mayroon tamang salita tayo, may formalidad, may mga activities, may mga programs, pero walang impact para sa Panginoon Jesus. Kung bakit, previous meeting noong nakaraan, sinabi ng ating pastor, kung tayo may activities at hindi rin lang gagamitin sa pag-reach out ng soul, turn it down. Kasi what's the use of it? No? So without passion, serving the Lord becomes more of a profession and performance than a ministry of passion. No? Hindi talaga ministry of passion. Nagiging ano? More profession lang. Kumbaga, sa ginagawa ko po, every Monday, kapag ako'y nagtuturo po sa mga kapulisan, ang mga kapulisan ay nagko-comply na lang. Ano yung sabihin? They're there because of the command. They will sit. They will just look at you as if they are listening, but they are just complying. Events, ano? Pero ganun pa man, bilang opportunity and privilege, I will just deliver the message. No? Tumalab o hindi, but still, I will stand there. Ang aking life ko, salamat nga, lagi na akong hinahanap. Nasa flat racing pa lang kami, eh, nagtitipo na sila, patatawag na ako. May session kasi po ako every Monday sa mga kapulisan. Pero sila, kalimitan, nagko-comply lang. Pero hindi po na tayo sasawa pagkat ang ating itinideliver ay hindi ang ating sarili. Ang ating itinideliver still, masakit minsan. At talagang kinakailangan makasakit. Pagkat wala akong magagawa, kaya sila man masaktan, sila. At talagang mga hindi naman kasi po ako nagsasalita ng parabang tawag na hinihele-hele sila. Kaya minsan, baka sakali, umating ang panahon, pasok po man niyo ako, nakablogta na lang sa kalsada. So without passion, you know what to do. But compromise and make excuses for not giving bold witness for Jesus Christ. Ayan. Hindi nyo na alam.
kayo pa rin nakakapag-compromise na at nangangatwira na kayo dahil sa hindi nyo pagbibigay ng bold witness for Jesus Christ. Kasi kailangan natin po, bold witness for Jesus Christ. You are a Christian, you are different, you are not of this world, you are of the Lord. Pansamantala lang ang buhay natin dito. Kaya huwag ka namang magpakalunod sa mga bagay ng mundo. Kaya tayo bilang mananampalataya, kung kinikilala mo, kahit taga langit, at nakatitiya mo ng langit, ay mabuhay ka naman ng karapat-dapat bilang patungong langit. No? Pagkat kung wala po ang passion na marapa, deep passion, no? That will have compassion. Yan. Kaya masabi natin, how can I know if I am lack of passion? Paano malalaman ako'y nagkukulang na? No? Paano nga ba? First, you become confused with no purpose in life. Ilayo niyo po nga ba buhay mo? Nalalaman po, layo ng buhay mo, bakit ka nag-i-exist? Wala lang, para magmasaya lang, ano pa? Ayan. Paki-ride doon, kung anong dapat atos, pakisayaw sa tugtog, ayan. At kung ano nung bagay ng mundo. No. Christians, you should know your purpose in life. Your purpose is to give glory to God. Magbigay ang lugod sa Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at pamumuhay. Ayan, mabuti pa yung ating pong pananumpa sa watawat ng Pilipinas. Ano ba nakalagay doon? Ha? Sa salita at sa gawa. Ha? Isa Kristiyano, ang layon at layunin ng buhay ng isang Kristiyano, magbigay luwalhati sa Diyos. At kapag hindi ka na nagbibigay luwalhati sa Diyos, laki na ang pagkukulang mo talaga. At sana makita mo at makapanumbali ka at magawa mo yung kalooban niya. Ano pa ang magiging ika nga mapapansin mo na kulang na ang iyong passion? Lack of passion. Secondly, ministry is no longer fun. F-U-N. Hindi nakatuwaan mo ang ministeryo. Kundi ano, ang ministeryo sa iyo, kapagura na. Pagod na pagod ka na sa ministeryo. Hindi ka na nga makapag-ministeryo kasi nag-aakto kang hirap na hirap na hirap. Ministry is no longer fun to you. Kaya nga yung pagdalo mo, ang hirap na ng paa mo, bukod na paa. Pagdalo, hindi makadalo. Pagod ka na eh. Nahihirapan ka na. Tapos sabi mo, sakripisyo ang ginagawa ko pagpunta ng church eh. Talaga? Sakripisyo mo pala yun. It should be your excitement. It should be your fun. Ibig sabihin kagalangan. Oh, ito. Sino hindi nagagalang pag napunta ng tinatawag na kainan? Jollibee, McDo, manginasal. Tapos, mag-SM. Eh, sa bata, pro Jollibee. That is fun, that excitement. Pero bilang may lack of passion ka na nga sa Panginoon, even ministry is no longer fun. Hindi ka na natutuwa na makapag-church. Hindi ka na natutuwa. Kapigat na napapagod ka, parang nangihina ka na. Kaya nga, yan nga, bakit ka ba bumabangon every morning? Antuwa-antuwa ka, may pasok sa trabaho. Siyempre may kita, kaya you're fun. Hindi ka na mabagod. Pero pag church, Sunday naman, pagpahinga naman. Diba? Hindi mo nakita ang purpose ng iyong buhay. Hindi ka nilagyan ng Diyos para kukunin mo ang buong panahon mo sa trabaho. I remember, si Kiyosaki ba yun? Sabi ni Kiyosaki, I will not spend my whole life earning money. Mabuti pa yung mga business na mga kong tawagin ay Jack Ma. Ano si Jack Ma? Alibaba. Ano ang principle niya? At magiging regret niya. Kahit na lang napakaraming yaman meron siya. Yung kanyang family. It's true.
Sana kayo, Christian. What do you mean Christians? Followers of Christ. Hindi kayo follower of the world. You are followers of Christ. So be it! Amen. Hindi po katamaran ang pagsimba. Amen. Hindi rin po katamaran ang paglilingkod sa Diyos. Amen. So, we need to have passion. So, kung naglalak ng passion, ministry is no longer fun. Ito pa. Since we have this pursuit for our ministry, church ministry no longer seems relevant. Lack of passion ka na. Hindi na relevant ang church ministry. Parang outdated na ang ministry ng church. Kailan man po, langit at lupa ay lilipas, ang kanyang salita hindi. At mula sa kanyang salita, mananatili po ang church ministry. Pagkat hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Jesus, merong ministry ang church. Kaya dapat natin pakatanong. Kaya kapag ka may lack of passion ka na, yan na, church ministry no longer seem relevant. Para bang sinasabi mo, outdated na yung gawain sa church. No more soul winning, no more Bible reading, no more sharing. Ayan. Kaya ito po, napakalaga po ang lahat ng pagkakataon na ibinibigay siya ng Diyos. May buhay ka, pag-amin mo sa Diyos. Huwag mo sabihin, pagpatay na, gabi-gabi, magpapa-Bible study. So, patay na. That is last. Kaya nga, buhay ka pa, gawin mo ang dapat gawin. At kung patay ka, let the other do the necessary things. Gabi-gabi, Bible study. Kaya nangyari, kung nanay likewise. Talagang hiningi niya yun. Eh sana, ang church ministry, ayan, ay hindi maging no longer seems relevant. It's still relevant. Okay? Ginagalangan. Okay, ano pa ang tinatawag nating, how can I know if I have lack of passion? More time is spent putting out fires than starting new ones. Yan. Ibig sabihin, inaalis mo na ang apoy. Kaya nga ang script yung nagsabi, huwag niyong patayin ang ningas ng spirito na nasa iyo. Eh ang problema, may lack of passion ka, sa halip na magkaroon ka ng apoy at panibagong apoy, inaalis mo yung apoy sa iyong buhay. Kaya kita ninyo, sino magalak na Kristiyano? Yung bagong ligtas. Nag-aapoy siya. Yung natutunan niya na kinakailangan ibahagi si Kristo, nag-aapoy yan. Pero later on, yan, nagla-lack of passion na, yan, nawawala na ang apoy niya. No? Ni ang pag-share ng salita ng Diyos, hindi niya na magawa. Salamat kay Brother Joe, lagi po nakakasama. Nakakatuwa ang kapatid na ito. Talagang walang hindi niya ginagawa. Kaya wala kaming hindi nakatawag kong palad na hindi namin nabigyan ng babasahin. Hindi lang yun. Kinakausap kahit maliliit na bata. They need Christ. Kailangan nila ang Panginoong Jesus. Ano pa ang tinatawag na I am lack of passion? Ito po, para dito tayo magtapos. You no longer spend time. Kinagbibigyan ng oras. Each day, bawat araw, sa Bible study and devotional prayer time. Yan. And very true. Wala akong sinisino dito. You no longer spend time each day in Bible study and devotional prayer time. Wala na. Kailan ka nagpipray? Kakain. How many times? 3 times a day. Hanggang doon ka na lang ba? At least, meron. Like Daniel, 3 times a day. Morning, lunch, and dinner. Hindi po. May lack of passion ka na kapag kaganyan. You should have Bible study and devotional prayer time. Apostle James was an apostle of passion. He was faithful to the end. No? Si James, ayon sa kasaysayan, siya yung tinatawag na the first martyr for his faith. His life cut short
But he was faithful to the end. Ito po, kung bakit si James ay merong deep passion and compassion. Kayo, ako, hindi natin pwedeng sabihin, nagawa ko na ang dapat ko magawa. Hindi mo pa nagagawa ang dapat pinagagawa ng Panginoon. Still, we need the challenge. Sometimes, we need the review. And we should submit to it. Kasi nga po, sayang yung buhay na mayroon ka na hindi nagagamit at hindi na magagamit. Hindi mo dapat katamaran ang gawain ng Panginoon. Ito kung bakit ang hamon natin sa bawat isa natin, wherever you go, every day of your life, make sure you give testimony for the Lord Jesus Christ. Have passion, deep passion for compassion. Because a lot of souls will go to hell. Ang dami po nila, hindi natin kilala. Eh ngayon nga, ano kayo tatakutan? Virus na may corona. Sabi nga ng ating speaker. Nobel. Coronavirus. New. Dati lang may coronavirus, pero ito new at higit na malaki ang epekto sa corona po. Hindi lamang ang China kumakaalam. So, ibig sabihin, simple lang, kung hindi ka interesado sa kaluluwa ng tao, hanggang matakot ka lang yan sa coronavirus. Pero ang tao talaga na pamatay at mamamatay. Pero ang tanong, yung bang namamatay na yung buo ng langit. Mali sabihin mo, wala akong pakialam. You should have deep passion and compassion. Maabot po tayo, magmalasakit tayo. Gawin natin ang ating magagawa para sa kaluwalhatian natin ng Panginoon. Hindi ko tayo nabubuhay para sa sarili. We need to live for God and for those who love us. At ang Panginoon ang bataas at malulat. Tayo'y manalangin.